salamat po, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay mo po sa amin para makapag-aral po ang aming pananasalita. Grateful po kami sa provision mo, sa fellowship na ito na patuloy kang nagpo-provide ng pagtuturo ng iyong salita na kinikilala po namin na galing sa iyo. At ito ay biyaya mo na ito ang kaparaan mo para i-build mo ang iyong iglesia. Tulungan po kami, Panginoon, na maulawahan, persuade kami sa iyong mga salita, especially patungkol sa pag-aaral namin about membership. Ikaw po ang mag-glorify sa aming pag-aaral. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Announcement po. Yung relo po ni Brother Rudy, advance po ng 10 minutes. So either tayo po ang mag-adjust o si Brother Rudy po ang mag-adjust. Para maiwasan po natin ang mali. At pangalawang announcement, kamukha po ng ating napag-aralan. Kapag merong binibigay na blessing ng Panginoon, i-acknowledge po natin. So meron po tayong nakikitang mas malaki pa sa akin na whiteboard. So salamat po sa Panginoon na merong kapatid na nag-donate. Ito po ang ating uling pag-aaral about membership. So reminder po, yung ating mga testimony, kailangan po tayong gumawa. So ito po yung pattern ng ating testimony. Kailan po natin narinig ang mabuting balita? Kailan po natin narinig ang gospel? So meron po tayong kanya-kanyang kwento. So ako po, ang kwento ko, dahil nahihirapan kami, kinukup ako ng aking kamag-anak, yung auntie ko, nung nandun ako, sinyer yung gospel. So ganun, ikwento lang natin. At pagkatapos natin ikwento kung paano natin narinig ang gospel, i-define natin ang gospel. Ano ang ibig sabihin ng gospel? Ito yung buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan. So nagiging matuwid tayo dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Tapos, pagkatapos po nito, sabihin lang natin yung evidence of grace. Ano yung mga nagbago sa atin magmula nung tayo ay nanampalataya kay Kristo? So ganun lang kasimple. Siguro, isang ano lang yan, kalahating bad paper na. So, sana po gumagawa natin this week para maibigay natin kay Pastor Alan. At third Sunday ng January, mayroon pong interview. Baka darating sila ng Sabado dito, tapos gagawin yung interview Sabado, yung mga natitira nun, Sunday, para matapos po. Pagkatapos po ng third Sunday, meron na tayong membership. Meron na tayong definite numbers kung ilan yung members natin dito. So kailangan po yun dahil mamaya, titignan natin, kung hindi po tayo nag-apply ng membership, hindi po tayo makakasama sa communion. Dahil pagkatapos ng membership, magkakaroon na tayo ng communion. So, sa ating pag-aaral po about membership, so hindi lamang po tayo nag-join ng sa isang iglesia, kundi nagsasubmit. Ang ibig sabihin po, meron po tayong mga responsibilities. Meron po tayong mga duties na kailangan po natin gawin para maging pagpapala po ang ating membership para magkaroon ng meaning. So ang isang duty po natin ay mag-attend po tayo regularly sa ating pananambahan. Basahin po natin ang Hebreo 10:25. Basahin po natin. Hebreo 10:25.
Brother Amin, pagbasa ko. Ito po yung mic. Hebreo 10:25. Hebreo 10:25. Yes, 25. Hebreo 10:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Okay, salamat po. So, hindi lamang po ito command sa atin na regular, makikita po natin, kailangan po natin ang regular na pag-attend ng gawain, especially ang Sunday, para rin sa ating ikalalakas sa ating pananampalataya. So, ang konteksto po, yung mga Hebreo po na nananampalataya kay Kristo, gusto nilang bumalik sa Judaism. So ang isang exhortation po ng writer ng Hebrews, ang sabi niya, huwag ninyong pabayaan ang pag-a-attend ng gawain. Regular na mag-attend. Bakit? Kailangan natin yon para tayo ay mag-grow. So kapag napifeel natin na ayaw natin mag-attend dahil tamad tayo, ang ibig sabihin, the more na kailangan natin, mag-attend. So kailangan po natin ang regular na nag-mimic tayo mga mananampalataya para palakasin ang bawat isa. So ito ang isang commitment po natin na sa ating membership, ang goal po natin ay maging pagpapala po sa bawat isa. Palakasin ang bawat isa sa ating pananampalataya. So kailan po tayo pwedeng mag-absent? So yun po ang madalas na tanong sa atin. Mayroong dalawang instance. Kapag mayroong acts of necessity, kapag kinakailangan, bagay na wala tayong control. Halimbawa, ang mga bumbero po, mayroong trabahong lingguyan, hindi po sila pwede mag-absent. Yung mga nurses, yung mga doctors, hindi po pwedeng mag-absent yan. Kapag mayroong emergency, kailangan hindi na kayo nagtrabaho, na kailangan kahit Sunday, kailangan silang responding. So meron akong friend na isang bumbero, alternate, dalawang Sundays, kada isang buwan, meron siyang pasok. Ngayon, kung papasok siya linggo, kasalanan ba? So hindi na kayo trabaho, na kailangan Sunday. Kasi kung merong magkasunog, sino responding? Kung walang mga nurses, walang mga doctors every Sunday, paano yung mga may sakit? So, kailangan yun. So, kapag ganun ang trabaho natin, at hinihingi ng ating trabaho na pumasok tayo ng linggo, wala pong problema. Mga bagay na wala tayong control. So, kasama din yan yung mga empleyado na hinihingi ng kanilang boss na pumasok ng Sunday. Halimbawa, si Brother RJ, pumapasok siya ng Sunday. So, si Brother RJ, dahil empleyado lamang, wala siyang control. So, ang dumilitaw siya ay biktima. Pero ang sinasabi natin sa kanya, maghanap siya ng ibang trabaho na walang pasok ng Sunday. Hindi ba pwede natin sabihin na agad-agad mag-resign siya? Kapag nag-resign si Brother RJ, yun lamang ang kanilang income, mas malaki po ang kanilang problema. So, ang sinasabi natin, mag-umpisa na siyang maghanap ng ibang trabaho. Naghahanap po ng trabaho ang kapatid. Yung acts of mercy, nakita po natin yung isang Samaritano na nakita niya ang isang Hudyo sa Rodop. Saan po yan? Rodop. Anong daan yan? Di naman po Damascus yun. Jericho. Rodop Jericho. So nakita niya yung isang na biktima, sinaktan, binugbog. Sinasabi sa atin na kapag merong ganong klaseng instance, mauuna muna yung ganong klaseng emergency. Tutulong tayo sa mga nangangailangan kung kinakailangan, kung within sa ating responsibilities. O yung asawa mo, biglang nagkasakit, Sunday,
kailangan mong bantayan. Hindi, maganda na mag-a-attend ka at nababayaan mo ang asawa mo. So, ngayon, kung yung kapitbahay mo nagkasakit, pabayaan mo yung asawa ng kapitbahay mo ang magbabantay, hindi ikaw. So, within sa ating responsibilities natin. So, yung acts of necessity at acts of mercy. Kapag tayo ang nagkasakit, yun, hindi tayo obligado mag-attend at hindi tayo nagkakasala kapag hindi tayo mag-attend. Pero yung meron tayong kapasidad na mag-attend, ayaw lang nating mag-attend dahil tamad tayo o kaya meron tayong pinuntahan na party, kasalanan yun. So, ganun po yan. So, dalawa lang yung o kaya, ito po yung this one na ginagawa natin. Kapag merong outing, ba't ginagawa natin ng Saturday Sunday? Kasi ayaw natin maabala sa ating trabaho. Eh, ba't sa Panginoon gusto natin compromise? So, commitment po ang Sunday para sa gawain ng Panginoon. Meron ng dalawang exemptions. Yung acts of necessity at acts of mercy. So, labas sa dalawa, kapag lumiman tayo sa gawain ng Sunday, nagkakasala po tayo. So, pangalawa, ang prayer meeting. So, yung nakasanayan po natin, ang prayer meeting ginagawang Wednesday dahil midweek service. So, maganda naman po. Kaya lang ang problem, kapag Wednesday, maraming mga nagtatrabaho, mga kapatid, na hindi makakapag-attend. Especially yung kanilang mga anak, mag-aaral, kinabukasan. So, ang wisdom po doon, ilagay natin ang schedule ng prayer meeting sa araw na available yung karamihan sa atin. So, yung iba, ginagawang Sabado. Sa San Simon, Sabado ang prayer meeting. Sa kina Pastor Noel Espinosa, Sabado ang prayer meeting. Kina Pastor Alan sa Laguna, Sunday ang prayer meeting. Kamukha nung ginagawa natin. So, either Sabado o Linggo o anumang araw, ang point lang, ilalagay natin ang schedule ng ating prayer meeting na available tayo, na makakapag-attend tayo. So, merong mga kapatid talaga na hindi makakapag-attend dahil nagpawa kung Wednesday, tapos nagtatrabaho sa Manila. Siyempre, hindi naman siya pwedeng umuwi para mag-attend ng prayer meeting, tapos babalik na Manila. Hindi po pwede yun. So, as much as possible, ilagay natin ang schedule ng ating prayer meeting na available tayo. So, ang sa atin po, Sunday, so obligado po tayo maging available. So, importante po. So, responsibilidad po natin mag-attend regularly sa gawain ng Panginoon. So, ang pangalawa, ang ating mag-attend tayo sa ating communion. So, kamukha po na sinabi ko kanina, pagkatapos po ng membership, kung third Sunday yun, siguro starting January, pag-aaralan na po natin yung communion. So, parang i-overall po natin lahat. Bago natin i-practice, pag-aaralan muna natin. So, mag-start tayo ng bago nating serye about communion sa God willing sa January. January. At God willing din, February 1st Sunday, meron na tayong communion, Lord's Supper. So, yung mga nakapasok sa membership na nag-apply at nakapasok, sila po yung kasama. So, ang gagawin po natin communion, hindi po kamukha ng ginagawa natin sa Sindalan na iiwan sa harap yung mga elements at pagkatapos ay kukuha kung gusto, kung sino kukuha. Hindi po ganun. Ang gagawin po natin, mag-a-assign po tayo ng isa o dalawang kapatid na sila po ang mag-distribute sa mga members. So, ang ibig sabihin, kung bisita ka, hindi ka kasama. Ganun po yan. Ganun po kayo strict. Or pwede po tayong, pwede merong bisita at alam natin na member sa ibang iglesia at merong mag-vouch sa kanya na siya ay nasa good standing, pwede merong mag-endorse. Sabihin niya, kilala ko to, bisita, member sa ganang iglesia, ganyan, ganyan, ganyan. So, i-announce na kasama siya. So, yun po ang, so, strict po ang ating communion. At tayo po ay merong duties na kailangan po, regularly, kasama po tayo sa communion. Kinukwento ni
ni Roger, yung meron silang nag-a-attend sa kanila na member sa member ng Reformed Church sa Caloocan. Pero nag-ano lang, nag-a-attend lang, hindi pa nag-transfer ng membership. Ang sinasabi ni Roger, kapag daw first Sunday, hindi sila nag-a-attend sa kanila. Bakit? Kasi daw meron silang commitment sa Caloocan na pag first Sunday, kasama sila sa communion. Nandito lang sila para i-assess kung pwede silang mag-migrate dito, lumipat. So wala, hindi pa sila nag-transfer ng membership. So ang point lang, makikita mo yung commitment nila na kapag merong communion, bumabalik sila sa kanila. Sa kanilang church kung saan sila member. So ganun ka-importante ang communion sa atin, ang banal na kapulan. So kasama din sa ating communion, ibibigay ko sa atin ang tinatawag na church covenant, yung mga responsibilidad natin, nating mga mananampalataya. So every communion, babasahin po yun, i-remind tayo sa ating mga responsibilidad bilang mananampalataya. So kapag nagko-commune tayo, i-recommit natin ang ating sarili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So merong meaning ang ating ginagawang communion na hindi lamang yung ginagawa lang natin parang buntot ng service na pag for Sunday, kailangan kumuha ka ng elemento, kumain ka, tapos wala na, walang meaning. So, iwasan po natin na wala. So, importante po yung mag-fast tayo ng testimony. Yun lamang pasok sa membership, sila lamang po ang makakasama sa community. So, gagawa na po tayo ng testimony. Ako rin po gagawa ng testimony. So pagdating din tayo sa ating members meeting. So kapag merong definite numbers, merong membership sa atin, sa ating fellowship, so kapag merong decision na kailangan gawin, na kailangan pagbotohan, sino magboboto? Sino kasama? Yung mga members. Tama. So meron tayong kasama po sa ating mga bylaws and constitution, merong ano dyan na minsan kailangan yung 3/4 vote o 1/2 kaya majority. So kukunin natin yung majority o yung reasonable majority base sa ating membership. So kung nag-a-attend ka pero hindi ka member, hindi ka kasama sa botohan. So yun po, ganun po ka-importante na member tayo. So marami pong decisions na ginagawa sa ating iglesia na pagdating po sa mga bagay na silent po ang scriptures, ang congregation po ang gagawa ng decision. So yung ating Christmas party, kung paano natin ginawa, ang congregation ang nag-decide. Wala pong nag-impose. So malaya po tayo na mag-decide pagdating sa mga bagay na silent ang scriptures. So importante na meron tayong membership. At doon sa membership natin ngayon, dito natin kukulin yung voto o decision na kailangan natin. So kailangan po tayong mag-attend regularly sa ating members meeting. Yung iba, ang tawag nila, covenant members meeting. So importante po sa atin ang meeting. Lastly, regular din tayong magkaloob. So ang ating paniniwala, pwede tayong mag-start sa 10%. Ang starting point natin, 10% ng ating income. So hindi po bababa ng 10%. Bakit? Kasi kung titignan po natin, sa Old Testament, nag-umpisa ang 10%. Sa Old Testament, na tinitignan pa nila kung ano yung darating o ine-expect pa nila na merong darating na Messiah. So ang ibig sabihin, pagdating sa privilege ng revelation, mas higit po tayo na tayong nasa New Testament dahil nakita na natin at kompleto na ang Bible pagdating sa revelation ng Diyos patungkol sa kaligtasan at patungkol sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. So kung sa Old Testament, ganun lang kalimitado ang kanilang revelation at nasusunod nila ang 10% ng kanilang income, paano pa po kaya tayo? Di ba dapat mas higit po ang ating kakaloob? So, start po tayo ng 10% ng ating income. Habang nag-grow po tayo sa ating pananampalataya, nag-grow tayo sa ating
pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa ating kapwa, nag-grow tayo, kasama dyan, nag-grow din ang ating giving. So kasama nag-grow ang ating giving. So magkakaroon tayo ng serya sa giving sa mga susunod na araw. Isingin po natin. So meron po tayong mga duties and responsibilities. Regular na mag-attend, communion, members mag-attend ng members meeting, regular tayo magkaloob. So sa ating pagkakaloob, dito natin kinukuha kung ano ang kailangan ng ating iglesia para mag-operate. So hindi po tayo humihingi ng palimo sa labas. Hindi po tayo humihingi ng donation. Kung merong gusto mag-donate at wala namang condition, tatanggapin natin. Pero kung tayo ang hihingi, hindi po natin ginagawa. So ang pinagmumula po ng perang ginagastos natin sa gawain ng Panginoon, nagmumula sa atin na sumasamba sa Panginoon. So ito na po ang panghuling pag-aaral natin about membership. Reminder, yung ating testimony. Kung magawa po natin this week, kung maintay po ninyo, mas maganda po. Yung gospel, halimbawa, yung una, kwento mo pa paano mo narinig yung gospel. So, kwento mo yan, base sa experience mo. Tapos, narinig ko yung gospel sa kanya-kanyan, doon ko nalaman na maliligtas pala ako sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo na siya nabuhay na perfect at namatay sa cross para sa aking kaligtasan at hindi sa pamagitan ng mabuting gawa. Yun lang. Okay na yan. Tapos, pag wala nung manampalataya ako, doon ko nakita yung pagbabago na dati ginagawa ko ito, pero ngayon hindi ko na ginagawa. Evidence of grace. So, tapos na. Okay na. Ganun ba kasi? So, yung baka wala naman kalahating bad people, konti-konti na. Ang importante lang, may basis, pag-aaralan nila yon at yung mga questions sila, nakabase doon. So, wag po tayong mag-worry sa interview. Ang interview, papasok lang dito, tatanungin lang kung meron tayong tamang pag-unawa ng gospel. At yung evidence of Christ. Yun lang. Wala pong mahirap, walang komplikado. Yun lang. Tanong lang kasi. Kung mayroong Bible study dito, nakapaloob mo. Pero sa, yung ano talaga, kapag prayer meeting, ang ibig sabihin, mag-pray tayo. So mayroong mga Bible study, 10 to 15 minutes lang yan. Moral exhortation. Yung iba, 5 minutes lang. Oo. Pinagsasama yung Bible study tsaka yung prayer meeting. Na yung iba, pinupuntahan lang Bible study. So, prayer meeting. Kapag mayroong yung Bible study, 5 minutes lang, exhortation lang para ma-encourage na tayo mag-pray. Hindi yung meron pang Q&A, tapos pagod na yung mga tao, hindi na makakapag-pray. Ito, tinawag pa natin prayer meeting. Tatrabaho ko sa isang kumpanya. Kaya ang kumpanya nagbigay ng gift sa akin bilang nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Bilingan niya ako ng trip to Hong Kong. Tumapad ng Sunday. Ayun po. Yeah. So, dito natin makikita yung commitment natin. At marami pong mga mananampalataya yung operant ng promotion na tinatanggihan dahil makokompromise ang kanilang commitment sa iglesia. So, ito po, mayroong nagsabi na yung mga taong nagiging useful sa gawain ng Panginoon, hindi po yung mga taong nag-advance professionally. Yung mga ginagamit ng Panginoon sa kanyang ubasan, ito yung mga taong intentionally tumatanggi sila sa promotion, sa advancement ng kanilang profession para lamang maging
mas magampanan nila yung tungkulin nila bilang pananampalataya, yung commitment nila sa gawain ng Panginoon. Madami na pong Kristiyano ang gumawa na. Yun, pupunta tayo na Hong Kong, wala na ang problema. Maganda po yan. Pero bakit Sunday? Pwede naman Monday. Pwede naman Tuesday. Yung opportunity kanila na libo lang ibinigay ng kumpanya, eh wala namang ibang araw yung lang ibinigay. Siyempre, Christian ka. Oh, so, ganyan, mamimili po tayo. Anong ipinili natin? Hong Kong o Panginoon? Eh, paano bang kung ano mag-a-attend? Yung pinag-uusapan natin yung local church, sa local church lang natin pwedeng i-exercise. Bawa, yung magkakapatid tayo sa pananampalataya. Lahat naman ng pananampalataya sa buong mundo, magkakapatid yan. Pero sa local church lang natin, pwede i-exercise yung yung pagiging magkapatid natin sa pananampalataya. So, meron commitment. Ang commitment natin, meron tayong commitment sa ating local church dito na hindi natin ibinigay sa kabilang local church. Yun po ang pagkakapatid. Nagbabakasyon po tayo, huwag po din po, as much as possible. Kaya so mamimili tayo, reunion ang Panginoon. Commitment talaga yan. So dalawa lang yung exception. Yung acts of necessity at yung acts of mercy. Dalawa lang. Maliban doon, labas doon, nagkakasala tayo kapag. Pagkatapos ng commitment natin dito, kung meron tayong available time, i-air natin yung kasi po yung paniniwala ko yun na sinabi para sa Panginoon, yung double day ng Sunday na yung para sa Panginoon, wala akong tatuloy. So merong totoo yan. Merong halimbawa, kung lulobin ng Panginoon, kung magkakaroon pa tayo ng karagdagang magagawa, pwede tayo magkaroon ng Sunday service. Yun ang goal natin in the future. Evening Sunday service. Morning and evening. Yun talaga ang buong Sunday para sa Panginoon. Pero tayo na nag-uumpisa at hindi pa natin kaya magkaroon ng Sunday, evening Sunday service, pansama talaga morning muna. Pero pwede pa, marami pa tayong pwedeng gawin ng pagkatapos ng service. Oh, pwede tayong mag-visit, pwede tayong mag-Bible study, pwede tayong mag-aral. Yung kapag Sunday, inaan natin sa yung hindi natin gagawin yung usual natin ginagawa para sa Panginoon. So, stop yung word, stop yung mga bagay na pwede namin itabi mo lang. Ibigin mo sa mga involving their full-time services? Oo. Kahit nag-attend ako ng morning, mag-attend? Oo. Commitment natin yung kapag napag-agreean natin, pagkakaroon din tayo ng future ng evening service. Yun ang goal natin. Yung Sunday ma-maximize para sa Panginoon. Sa mga ibang iglesia na parehas lang yung message sa morning at saka evening. So yung ina-accommodate nila yung kasi sobrang dami nila minsan. Hindi sila magkasya. So meron silang evening service. So gano'n. So kung parehas lang yung message, ang ibig sabihin sila talaga yung service. So, in the future, possible, meron tayong morning service, Sunday school, tapos si prayer meeting, tapos sa prayer meeting, evening service. So, yung whole day talaga, spend natin sa Panginoon. So, yung whole day, sama-sama tayo. Yun ang magiging goal natin. God willing, kapag magkaroon tayo ng additional work. So, yun po mag-decide na
pasok ka sa member, yung pa rin mag-i-interview sa'yo. Okay. Kasi pwede mong katulad mo yan, na-attacked mo yung when you heard the gospel. Siyempre, ipukan mo yan. Tapos didefine, nalaman mo yung na-define na yung gospel tsaka yung evidence na yung buhay sa grace ng Diyos. So, magdidepende pa rin tayo dun sa mag-i-interview sa'yo. Meron naman silang guidelines na sinusunod na. Wala naman silang freedom na kung ayaw pa nila, nanagyan ka nila. Kung base sa testimony mo, pasok ka dyan. Kailangan, pasok ka. Yan, yung language na malinawa. So usually yung interview, nagkakaroon ng problem. Kapag sa definition ng gospel, meron nag-a-apply. Tanungin mo kung ano yung definition ng gospel, hindi malinaw. So doon nagkakaroon ng problema. So kapag tinanong sa atin yung definition ng gospel at sinabi natin maliligtas tayo sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, definitely out ka. Definitely sasabihin sa'yo, huwag muna. Mabay mo study na muna. Pero hindi ka naman ng gospel. So kapag nakuha mo yung definition ng gospel, ang next step, itignan yan yung evidence of grace. Ano yung nagbago sa'yo magmula nung ganang palataya ka? So yun, kapag pasok ka sa dalawa, wala silang freedom na i-reject. Kung pasok ka dyan, pasok ka. Yun ang guidelines. So yung evidence of grace, ano lang yan? Simple lang yan. Ano? Thank you.